Sir, good morning, good morning, good morning, good morning mga kapanda. Alam ko kung bakit nandito kayo sa aking Monting Channel dahil nabasa nyo ang aking title. Ayan. Bago yan mga kapanda, mag-intro muna tayo. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon mga kapandak. Alam ko kung nandito kayo sa aking channel dahil gusto nyong malaman about sa reuse content. Yan. Ang reuse content guys, ito ay pinagbabawal ni YTG, pagbabawal ni YouTube sa ating mga channel na kung saan ito ay kinukuha natin sa iba't ibang YouTubers, iba't ibang creators, iba't ibang YouTube channel. Yan guys, ay pinagbabawal ang reuse content. So, bakit ito ay ipinagbabawal ni YT guys, no? Kasi ang reuse content guys, ito ay ang mga content ng ibang YouTuber, ng ibang vlogger na ginagamit natin or kinukuha natin na ilalagay natin sa ating munting channel, no? Ito ay ipinagbabawal at hindi natin dapat gawin kasi ito ay makasisira sa ating munting channel, no? So sana dapat guys ay huwag tayong mangunguha ng content ng ibang mga YouTuber at ng ibang vlogger dahil ito ay ipinagbabawal ang reuse content, no? Ano ba ang ibig sabihin ng reuse content? Ang reuse content guys, ito ay ang mga content na sinabi ko na paulit-ulit, ito ay nanggaling sa mga iba't ibang vlogger, sa iba't ibang YouTuber na content nila na kinukuha natin at kinocontent din natin, no? Or kinakopy natin at inilalagay din natin sa ating channel. Yan guys ay huwag natin gagamitin, huwag natin gagawin. Dahil ang reuse content guys ay kung makukuha man ang 1,000 subscribers at saka 4,000 watts hour ay mahihirapan ka mag-apply or mahihirapan ka na ma-monetize, no? Dahil nga ang reuse content ay ipinagbabawal at hindi dapat natin gagamitin sa ating Monting Channel, no? So paano natin 'yan guys maiwasan? So maiiwasan natin 'yan, gagawa kayo ng sarili ninyong content. Gagawa kayo ng sarili ninyong videos at ilagay niyo sa inyong Monting Channel. Huwag tayo mangunguha ng channel ng iba. Huwag tayo mangunguha ng mga content ng ibang channel. Dahil yan ay ipinaghihirapan din nila, no? Kung kunin natin yan guys at ilagay sa ating channel, ay magka-problema ang ating channel, no? Kung darating man ang araw na ma-monetize tayo, darating ang araw na makuha natin ng 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hour, ay mahihirapan tayo na ma-monetize, no? Kahit paulit-ulit tayo na mag-apply sa para ma-monetize, i-reject at i-reject yan ni Lolo guys, no? Kasi nga nangunguha tayo ng content ng ibang channel na hindi dapat naman sana kasi nga ipinaghihirapan nila, no? Sana guys ay ito ay para sa mga baguhan na gusto pumasok sa pagwa-YT, no? Huwag kayo mangunguha ng mga videos ng ibang channel, ng ibang creator, or ng ibang vlogger para ilagay lang sa inyong content, no? Gumawa tayo ng sarili nating content para hindi tayo magka-problema pagdating ng araw na mag-apply tayo sa monetization. Hindi ko ma-ano guys, no? Kasi yung salita ko dumadaan dito sa bungal ko ng ipin, no? So yun yan guys, no? Advice ko sa inyo sa gusto pumasok ng pag-YT, huwag kayong mangunguha ng content ng ibang vlogger, ng ibang YouTuber, kasi nga pagdating ng panahon ay hindi ka mamumuni or mahihirapan ka mag-apply para ma-monetize ang inyong channel, no? So, dapat, anong gagawin? Gumawa kayo ng sarili ninyong videos, gumawa kayo ng sarili ninyong content, at huwag kayong mangunguha ng hindi sa inyo ng content, kasi nga, ipinagbabawal, at ipinagbabawal talaga
Kasi nga, ang content ng iyong ginawa ay pinaghihirapan din ng ibang YouTuber, ng ibang creator. So, sana ito ay sundin nyo at huwag kayo manghuha ng mga content ng ibang channel. Kasi nga, sinasabi ko na, yun ay reuse content. So, hanggang dito na lang guys. At sana ang sinabi ko ay mayroon kayong makukuha na aral bago kayo pumasok sa mundo ng pag-YT. Ay gumawa kayo ng sarili ninyong video, gumawa kayo ng sarili ninyong content. Huwag kayo manghuha ng content ng ibang mga YouTuber, ng ibang vlogger. Kasi nga yan ay makasisira. Pagdating ng panahon, kung makuha mo man ang 4,000 watch hour at saka 1,000 subscriber, at kung mag-apply ka man sa kay YT, ay mahihirapan ka na ma-monetize. Yan! Ako ay nagbabalita si Kapandak Ka TV at sana ay mayroon kayong natutunan kahit na ito ay short videos lang. Sana ay ito ay matutunan nyo at i-apply nyo sa inyong pagpasok sa mundo ng pag-YT. So hanggang dito na lang mga Kapandak. Don't forget to subscribe. Hit the button bell below para updated kayo kung mayroon tayong videos na i-upload. So maraming salamat sa papanonood at God bless sa ating lahat. Hanggang dito na lang mga Kapandak.